Mula sa Kidlat News Channel Broadcast Center sa Quezon City, narito na ang mahalagang balita sa mga oras na ito. Kidlat News Updates. Buong Pilipinas ngayon ay nakaabang. Halina't samahan kami upang alamin ang mga balitang ating kailangan. Ako po si Cesar Soriano, kasama ang buong pwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang mga nangungunang balita sa buong kapuluan ngayon. Hindi na umano tatakbo sa 2022 presidential race si Davao City Mayor Sara Duterte Carpio. Ito'y makaraang formal nang tanggapin ng kanyang amang si Pangulong Rodrigo Duterte ang nominasyon sa kanya ng ruling PDP laban. Sa panayam sa alkalde, sinabi niya na hindi na siya tatakbo sa mataas na posisyon. Napagkasunduan umano nilang mag-ama na isa lang sa kanila ang dapat na tumakbo sa national position sa darating na halalan. Nagpasalamat naman si Mayor Sara sa suportang natatanggap niya. Nauwi sa engkwentro ang ginagawang recruitment ng mga miyembro ng New People's Army sa San Fernando, Bukidnon. Kasunod ito ng sumbong ng taong bayan sa presensya ng mga miyembro ng Communist Terrorist Group na nanghihingi umano ng pera at nanghihikayat na maging miyembro ang mga residente ng Barangay Mabuhay. Ang sagupaan ay nagresulta sa pagkasawi ng 4 na NPA at pagkakaaresto sa 9 na iba pa kabilang ang isang 12-anyos na child warrior. Nakumpiska rin ang nasa 16 na mataas na kalibre ng baril. Ayon sa 403rd Infantry Brigade ng 4th Infantry Division ng Philippine Army, tumagal ng isang oras ang engkwentro at nagkaroon pa ng habulan sa mga tumatakas na terorista. Samantala, isa pang engkwentro ang naganap sa Barangay Ginubsan sa Buena Vista, Agusan del Norte. Ayon kay Major General Romeo S. Browner Jr., commander ng 4th Infantry Division, may focused military operations ang tropa ng 23rd IB nang makasagupa ang mga terorista na pinamumunuan ng isang Jelan Pinakilid alias Baking at isang Crisanto Ligayna alias Tazar. Matapos ang engkwentro, na-recover ng militar ang ilang mga armas, mga granada at isang anti-personnel mine. Sinagot ni Vaccine Czar Secretary Carlito Galvez Jr. ang puna ni House Deputy Speaker Rufus Rodriguez tungkol sa hindi niya pagtugon upang makabili ng bakuna. Humingi ng paliwanag si Rodriguez tungkol sa nabinbing kontrata para makabili ng kinakailangan COVID-19 vaccines sa gitna ng panawagan ng mga lokal na pamahalaan dahil na rin sa dumaraming tinatamaan ng sakit. Sinabi ni Galvez hindi siya maaring pumirma kung walang direct contract. Dagdag pa niya na kahit maplansya ang kontrata ay sa 2022 pa naman ang dating ng bakuna dahil sa domestic problem sa India. Samantala, mahigit 100 ang nagpositibo sa isang ampunan, kabilang ang nasa 99 na kabataan. Ayon kay Quezon City Epidemiology and Surveillance Unit Chief Dr. Rolando Cruz, hindi alam ng asymptomatic adult na positibo siya nang bumisita sa Gentle Hands Orphanage sa Barangay Bagong Buhay. Muling pinaalala ni Quezon City Mayor Joy Belmonte ang mahigpit na pagpapatupad ng health protocols. Pinababantayan ng alkalde sa CESU ang kalagayan ng mga pasyente at nagpadala na rin ng tulong ang lungsod. Para sa Kidlat News Update, ako si Rosaline Sinchongco, nag-uulat. At inyo pong natunghayan ang mga headlines sa nakalipas na mga oras. Manatili nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputok ng balita.